Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome back to our channel! Siyempre kasama nyo na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento for today's video. Ayan, for today's video tayo. Hello po! Thank you so much sa inyong pakikinig and siyempre sa inyong pananatili dito sa ating channel. Araw-araw pa rin kayong nagkikinig, araw-araw pa rin kayong nag-aabang. Mwah! Love you so much! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello kay Mark Lawrence Angelo. Thank you so much sa yung pakikinig. Check ka nga pala. Meron ako na screenshot kahapon. Oo, kahapon to siya eh. Screenshot ko siya kasi may mga pag-greetings tayong nalalaman. Ayan, happy birthday nga pala today kay Norhata Beda. Happy, happy birthday sa'yo. Ayan, 26th birthday raw niya. And isa siyang single mom. Paano raw magpadala ng letter? Naku, madali lang naman magpadala ng letter. All you have to do is to type your story and then email them to me at mamamiacdo0317@gmail.com. Hello naman kay Marilu Cabusas. Advance happy birthday. Ngayong August 16 ang birthday niya. Babatiin na kita ngayon. Baka hindi kita mabati sa Friday. So, advanced na. Hello kay Princesita Merales, kay Dins Lumigid, kay Sally Buma, maraming salamat, Mariza Tagaw. Hello Mariza, parang ngayon ko lang narinig itong iyong pangalan. O ngayon ko lang nabasa, Dina Aliparo, maraming salamat po sa iyong pakikinig. And syempre, hello kay Jehana V, tama, Pebuhot, maraming salamat. Kay Jay Daryl Talang, thank you so much. Hello din kay Abigail Tenorio. Hi Abigail. Kay Sir Reynaldo De Vera, nako, sana naman ay nasa mabuti ang iyong pagbabiyahe ngayon. Kasi raw, babalik na raw siya ng California. Nako, bon voyage sa'yo. Hi din kay, sino ba to? Tama na yan. Kay Kawaii Jazzo Channel. Nabasa ko na kasi yung ibang pangalan. Hi naman kay Gimaras Girl. Jinky Ortiz. Maraming salamat. Ayun. Good luck sa'yo. Hello din kay Ramona Gonzalez. Hi daw sa Ilipe and Gonzalez and Flores family from Iloilo. Hello po sa inyo. Marilo Sabalye. Liza Nana Diego, maraming thank you. Liberty Cabonegro, araw-araw raw siyang nakikinig. Salamat naman sa iyong araw-araw na pakikinig. Hi kay Jack Palalios, maraming salamat. Lalintio, Christina Sison, maraming thank you. Rosemary Sapnay, hello po. Hi din kay Hi Hazel Beth and John Lloyd Baluto from Santa Cruz at Chage Isabella. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi din kay Jaime Rodriguez, YouTube user. Thank you so much, Julie Rodriguez. Maraming salamat sa lahat ng mga may apelyidong Rodriguez na nakikinig sa atin. Maraming thank you po sa inyong lahat. Naku, huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na excited kayong pakinggan ang ating kwento ngayong araw na ito. Kaya eto na, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sapat bang rason ang naramdamang sakit para ikaw rin sa iba ay makapanakit? Tama bang gawin mo sa iba ang ginawa rin ng iba sa inyo? Tama bang hanapin mo sa iba ang kaligayahang ipinagkait sa iyo kahit na may masasaktan ka rin naman? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo Mama Mia. Maraming salamat po sa iyong channel dahil ito po ang naging daan at tulay para mailabas ng mga katulad ko ang aming mga nararamdaman at ang aming mga itinatagong sikreto. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Renalyn. Mama Mia, hinding-hindi ko po yun makakalimutan. Nasa mesa niya ako, nakahiga, hubot-hubad. Hawak niya
ang aking dalawang dibdib. Samantalang, nasa paanan ko naman siya at may ginagawa at pinagpapala din ang nasa pagitan ng aking mga binti. Hindi ko malaman noon kung saan ko ibabaling ang aking paningin. Hindi ko malalaman noon kung saan ko ibabaling ang aking ulo dahil hindi ko na alam kung papaano papigilan ang mga malalakas na ungol na namumutawi sa aking mga bibig. Pakiramdam ko ay nadadala na niya ako noon sa langit. Eto na, malapit na. Pero biglang bumukas ang pintuan at doon ay pumasok ang isang babaeng medyo may katandaan na. Gulat na gulat ako noon. Hindi ko malaman kung paano tatakpan ang kahubaran ko. Pero paano nga ba ako umabot sa ganito? Paano nga ba ako umabot na ganito na ang nararamdaman at ginagawa ko sa sarili ko? Uumpisa natin ng lahat nung ako ay nasa second year high school pa lamang. Pero bago yan, Mama Mia, nais ko munang sabihin na ako nga pala ay lumaki na walang ama. Single mother po ang mama ko. Ang papa ko kasi ay hindi na niya alam kung nasaan. Naglaho daw ito na parang bula nung malaman nito ang tungkol sa pagdadalang tao ni mama sa akin. Hindi raw pinanindigan ng ama ko ang aking ina. Iniwanan sa ere. Iniwanang harapin ang buhay ng mag-isa. Kinakaya naman ng nanay ko noon. Actually, Mama Mia, 19 pa lang ang nanay ko nung ako ay kanyang isinilang. Hindi naman niya ako pinabayaan. Kaya lang, mula nung mag-asawa siya ulit, pakiramdam ko ay parang nawalan na rin ako ng kakampi sa buhay. Oo, hindi naman ako iniwan ng nanay ko. Sinama naman niya ako dun sa bago niyang pamilya. Kaya lang, ramdam mo ba, Mama Mia, yun bang hindi ka kasali? Yun bang saling pusa ka lamang at napipilitan lamang sila na isama ka? Yun bang kapag may lakad sila tuwing Linggo, nagsisimba at nagmumol, kapag sinabi mong hindi ka sasama ay hindi ka rin naman pipilitin? Kapag hindi ka nagigising ay hindi ka rin ginigising? Pinapabayaan ka lamang nila na para bang gawin mo lahat ng gusto mo. Yun nga ang nangyari. Dahil nga walang pumipigil, walang naninermon, at walang nagsasabi sa akin, ay ginagawa ko ang lahat ng naisin ko. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin ng ibang tao. Kaya sa edad noon na 14, ay nagkaroon na ako ng boyfriend. Pero Mama Mia, lahat naman ng mga relationship ko noon ay parang immature. Parang ang dami-dami nilang gusto, ang dami-dami nilang demands. Hindi man nila iniintindi ang mga pangangailangan ko. Sa tuwing kailangan nila ako, kailangan nila ng kausap, kailangan nila ng kasama ay nandun ako. Pero sa tuwing ako naman ang nangangailangan, ay palagi nilang inuuna ang kanilang pamilya. May lakad pa kami ni Mama eh. May lakad pa kami ng family. Naku, hindi ako pwede sa Linggo, magsisimba kasi kami. Hindi lang boyfriends, kundi maging kaibigan ay ganoon silang lahat. Siguro nga dahil hindi tulad ko ay meron silang mga matitinong pamilya. Hindi katulad ko, merong naninermon sa kanila. Merong nagagalit kapag umaalis sila nang wala sa oras. Laging sinasabi noon ng iba kong mga kaibigan at ng mga boyfriends ko na maswerte daw ako, Mama Mia, dahil walang pumipigil sa lahat ng gusto kong gawin sa buhay. Walang nagagalit kung hindi ako maagang umuwi. Walang naninermon kung tanghali na akong nagigising. Ang totoo niyan ay bahala ako sa buhay ko. Kung gusto kong hindi malate, gumising ako ng maaga dahil walang gigising sa akin. Yung allowance ko naman ay binibigay na ng mama ko Lunes pa lang. Kaya bilang isang gastador na estudyante ay Martes pa lang wala na akong kapera-pera. Umaasa lang ako noon sa mga palibre ng mga kaklase ko na kung minsan ay wala din. Masakit man pong aminin, pero may mga pagkakataon na pati mga kaibigan ko ay binibili ko na rin.
Kaya nga nauubos ng allowance ko ng isa o dalawang araw lamang dahil para akong bumibili ng kausap at kasama. Hindi rin ako nagtatagal sa mga boyfriends, Mama Mia. Dalawa o tatlong linggo lang tapos na. Wala na. Ubus na. Ganun lang. Yung iba naman nagtatagal ng tatlong buwan. Pero yun na ang pinakamatagal at madalas noon ay hindi rin kami nagkikita. In short, at the end of the day, lagi ko pa rin nararamdaman ang pagiging mag-isa. Ewan ko ba, Mama Mia, sa dinami-dami ng mga naging karelasyon ko, ay niwalang nakatanggal ng kakulangan na nararamdaman ko sa sarili ko. Iniisip ko noon na baka tulad ng mga movies at mga teleserye na may kakulangan o may void sa puso ko dahil hindi ko nga nakilala ang tunay kong ama. Pero marami naman nagsasabi na nasa akin naman talaga yun. Hindi naman yun kasalanan ng mga magulang ko. Responsibilidad ko raw ang sarili ko. Pero ano nga ba ang maiintindihan ng batang katulad ko, Mama Mia? O ano nga bang maiintindihan ng mga katulad ng mapanghusgang lipunan na hindi naman dinaranas ang aking mga nakaraan? Hanggang sa nung mag 4th year high school na ako, Mama Mia, meron kaming bagong guro noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Sir Leo. Si Sir Leo, Mama Mia, ay bago sa aming paaralan. Nag-reshuffle kasi ang DepEd noon kaya napunta siya sa amin. Mama Mia, sa isang pampublikong paaralan nga pala ako noon nag-aaral. Pero nung 3rd year ako ay nalipat ako sa isang pribadong paaralan. Pero nung 4th year naman ay nalipat na ulit sa pampubliko. Ewan ko ba? Wala naman akong magagawa kung saan ako ine-enroll ng aking ina. At noon nga, Mama Mia, noon nga ang nasa 4th year na ako ay nakilala ko si Sir Leo. Tingin ko ay mas matanda siya sa akin ng siguro higit 15 years. Hindi pa naman siya masyadong matanda pero ang alam ko ay may asawa na siya at meron na silang dalawang anak. Yung asawa niya ay teacher rin pero sa ibang school naman. Pero nasa iisang lugar lang. Nasa iisang syudad lang sila. Mama Mia, nung una, pakiramdam ko ay mabait si Sir Leo. Kasi lagi siyang game sa amin na magkakaibigan at magkakaklase. Kung ano-anong biro ang sinasabi niya, cool din siyang teacher at hindi siya katulad ng iba na may pagkastrikto at strikta. Si Sir Leo po, Mama Mia, ay nakakausap naman namin na para bang barkada lang. Pero hindi naman namin siya maaabuso kasi nga para sa kanya ay teacher pa rin siya. Naglalagay pa rin naman siya ng boundaries. Alam mo ba, pagkapag 4th year na, Mama Mia, ay may ginagawang parang mga retreat at mga recollection? Ganun po kasi kapag public school. Isang araw ay naganap ang aming recollection. Isa po si teacher o Sir Leo sa mga facilitator ng recollection na yun. Nandun sila para gabayan kami. Pumunta kami sa isang parang seminaryo, Mama Mia. At noon ay naglabas kami ng mga sama ng loob namin. Nung papunta pa lang kami sa recollection na yun ay iniisip kong eto na naman tayo sa KOA-han. Meron na naman itong mga open forum. Ako naman ay tumatawa lang kapag may mga ganoon, Mama Mia, dahil ayoko naman talagang nagsishare ng sarili kong problema. Ayokong kinakaawaan ako ng iba. Kaya sinasarili ko kung ano man ang mga pinagdadaanan ko. Kung ano man ang mga kakulangan na nararamdaman ko. At nung nandun na nga kami, pinasulat-sulat pa kami sa papel tapos pinasunog-sunog. Alam mo ba kung ano mga sinulat namin? Lahat ng mga hinanakit namin na kailangan na naming iwanan para raw makapag-focus kami sa aming pag-aaral sa college. Hanggang sa dumating na ang open forum, Mama Mia. Ewan ko ba? Siguro dahil mga seminarista yung nag-facilitate ng aming recollection, kaya hindi ko na napigilang bumuhos din ang luha ko. Nung may mga unang nag-share ay patawa-tawa pa ako. Hindi pa ako nakikinig kung saan-saan nagliliwaliw ang isip ko. Pero nung ako nang tinawag, ewan ko kung anong nangyari.
parang biglang nag-switch on ang emosyon ko. Nasabi ko ang mga nararamdaman ko. Taimtim na nakikinig ang mga kaklase ko, maging ang aming guro na si Sir Leo. At matapos ang recollection na yon ay nagkatabi kaming dalawa ni Sir Leo sa sinasakyan naming bus. Nasa may unahan kami noon. Hindi ako umiimik noon, tahimik lamang at nakapikit ang aking mga mata. Ayos ka lang ba, Renaline? Po? Sabi ko, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako, sir. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko alam na ganun palang mga pinagdaanan mo. Ayos lang yun, sir. Huwag niyo na pong isipin yun. Kaya ko naman eh. Sabi ko. Mama Mia, doon ay hinawakan niya ang kamay ko. Tapos sinabi niya na kung kailangan ko raw ng kausap ay nandito lang siya lagi. Huwag ko raw sulohin ang mga problema ko. Naramdaman ko noon na may isang taong totoong nagmamalasakit sa akin. Pero syempre, hindi ko pa rin sinabi sa kanyang lahat. Hanggang sa makarating na nga kami sa school. Noong pauwi na kami ay tinawag niya ako. Sabi niya, ihahatid daw niya ako. Pero ang nangyari, Mama Mia, ay hindi muna niya ako inihatid sa bahay. Bagkus ay nilibre pa muna niya ako ng hapunan. Ang dami-dami niyang kwento sa akin tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang kabataan. Kabaliktaran sa akin, masaya ang naging kabataan ni Sir Leo. At yun din ang pinaparanas niya ngayon sa mga anak niya. Naisip ko noon, sana nga, ganun din ang papa ko. Sana nga nakilala ko rin ang papa ko. Hanggang sa inihatid na niya ako sa bahay. Noong Lunes, Mama Mia, balik eskwela na, pero biglang nagbago ang mood ni Sir Leo sa akin. Naging extra mabait siya. Mabait din naman siya sa iba, pero kakaiba yung kabaitan niya sa akin. Hanggang sa nung papalapit na ang graduation, mga 2 buwan na lang yun, Mama Mia, bago kami graduate ng high school. Nung bigla kong inamin sa kanya na crush ko siya. Kaming 2 lang noon ang nasa loob ng classroom kasi nasa labas ang lahat dahil may activity noon. Valentine's Day kasi yun, Mama Mia. At sakto naman na yung foundation day ng aming school ay nataon ng Valentine's Day. Kaya andun ang lahat sa labas at merong activity. Ako naman ayoko pong nakikinig sa mga ganun. Kaya nandun lang ako sa classroom. Nung biglang dumating si Sir Leo. Oh, Renaline, nandito ka pala. Nag-usap kami. At dami-dami naming napag-usapan at tumatawa kami ng tumatawa. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya, alam mo, sir, crush na crush talaga kita, sabi ko. Nagulat naman siya, Mama Mia. Ano? Bakit mo naman nasabing crush mo ko? Kasi po, bukod sa gwapo, bukod sa charismatic po kayo eh, napakabait nyo po. Hindi kayo katulad ng ibang mga guru natin o namin. Siguro dahil mas bata ako, sabi niya. Totoo naman, mas bata kayo. Pero sir, crush talaga kita eh. Inulit ko nang inulit ang sinabi kong yun hanggang sa may dumating na isa kong kaklase kaya natigilan ako. Sinabi ko nun sa sarili ko, wala namang masama kung umamin ako na crush ko siya, hindi ba? Crush lang naman. Hindi naman yun big deal. Crush is paghanga lang naman. Kaya ayos lang yun, sabi ko. Pero nung uwian na Mama Mia, ay pinaiwan muna ako ni Sir Leo. Kakausapin daw muna niya ako. Kinakabahan ako nun. Galit kaya siya nung sinabi kong crush ko siya? Galit kaya siya sa akin? Hanggang sa umuwi na nga ang lahat. Magagabi na noon. Meron pa siyang ginagawa sa table niya. Parang minamarkahan niya pa yung mga test papers namin. Sir, matagal ka pa po ba? Nagugutom na kasi ako kaya uuwi na lang ako, sabi ko. Hindi, malapit na to. 3 minutes, sabi niya. Wala pa ngang 3 minutes ay natapos na siya at tumayo. Lika na, hatid na kita.
Pero tulad nung nakaraan ay hindi muna niya ako inihatid. Mama Mia, kumain muna kami sa labas. At nung papaalis na kami, nasa loob na kami ng sasakyan niya, bigla niya akong tinanong kung anong ibig sabihin ko sa sinabi ko kanina. At saan po doon? Maang-maangan ko. Yung paulit-ulit mong sinabi kanina. Sir naman, ang dami kong sinabi. Alam mo naman, madaldal ako, diba? Sabi ko. Hindi, naaalala mo yun eh kasi ilang ulit mong sinabi hanggang sa dumating yung isa mong classmate. Hindi ko na nga po maalala. Alin nga po doon? Nagpamatigasan kaming dalawa pero nagpapakyut naman ako nung mga panahon na yun. Yung sabi mo may gusto ka sa akin. Ah, yun ba? Tawa ko. Bigla akong nahiya noon, Mama Mia, pero hindi na ako nag-deny pa. Totoo naman, sir. Crush talaga kita. Pagkasabi ko noon ay yumuko ako dahil pakiramdam ko ay parang may kakaiba sa paligid namin nung mga panahon na yun. Parang may awkwardness. Hindi katulad nung umaga. Ah, siguro kasi ngayon ay nasa pribadong lugar kami. Oo, nasa pampublikong lugar yung sasakyan niya, pero nasa loob kami ng sasakyan niya at tinted pa yon. Ilang saglit pa ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Paano kung sabihin ko sa'yo na magkatulad ang nararamdaman natin? Po? Gulat na gulat ako nung mga panahon na yon. Talaga? Crush niyo rin ako? Oo. Paano niyo ako naging crush, sir? Bigla niyang inangat ang pisngi ko, Mama Mia, na nakayuko pa rin hanggang sa mga panahon na yon. At nung nilingin ko siya ay titig na titig siya sa mukha ko. Dahil dito, sabi niya sabay haplos ng straight na straight kong buhok. Dahil sa buhok ko? Oo. At dahil din dito. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinaplos naman niya ang pisngi ko. Dahil chubby cheeks ako? Tawa ko, Mama Mia, pero ramdam na ramdam ko na talaga ang tensyon na nasa pagitan namin nung mga panahon na yon. Tumango siya ulit. At saka dito, sabi niya, sabay haplos ng mata ko na siyang ikinapikit ko pa. At dito rin, haplos niya rin sa ilong ko. Nakiliti pa ako noon at sinabi ko pang bakit niya magugustuhan ang ilong ko eh hindi naman yun matangos. Ngumiti pa siya at ang sabi niya, hindi naman daw lahat ay mahilig sa mga matatangos ang ilong. Tumawa pa ako. Ah, siguro nga, dahil matangos na yung ilong mo, naghahanap ka ng hindi matangos. Sabi ko pa na pilit pinapakalma ang sarili ko noon. Nararamdaman ko kasi na papalapit ng papalapit sa mukha ko ang mukha ni Sir Leo. Hanggang sa hinaplos niya ang mga labi ko. At ito din. Napanganga ako noon, Mama Mia, at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nung humahagilap pa ako ng mga salita, ay wala nang namutawi sa bibig ko dahil sinara na yon ni Sir Leo gamit ang sarili niyang bibig. Oo, hinalikan niya ako. Matagal ang naging halikan naming dalawa. Kung hindi pa siguro kami kinapos ng hininga, ay wala pa sigurong hihiwalay sa halikan namin. Bigla akong kinilig. Bigla akong nakaramdam ng kung ano dun sa naging halikan naming dalawa. Hindi naman si Sir Leo ang first kiss ko. Marami naman nang nakahalik sa akin dahil meron naman akong naging boyfriends. Pero Mama Mia, first kiss ko yun na ganun kalalim. First kiss ko yun na ganun katagal. First kiss ko yun na halos mapugto na ang aking hininga. At first kiss ko yun na ganun kasarap. Totoo nga palang may mga taong masarap humalik. Akala ko kasi nung una ay pare-pareho lang. Naisip ko pa nga, paano naging masarap ang halik? Ilaway lang naman yung nararamdaman at natitikman mo.
Yung labi lang naman. Hindi ko nga maramdaman noon ang kakaiba o kaibahan ng mga halik ng mga naging ex ko sa akin. Pero itong kay Sir Leo, kakaiba. Iba ang naramdaman ko. Para bang may mga labing yumayakap sa buong pagkatao ko. Pagkatapos maputo lang aming halikan ay tinitigan niya ako. Tapos sabi niya, magmula ngayon, akin ka na ha? Ewan ko Mama Mia, siguro para sa iba ay nakakatakot pakinggan ang mga salitang yun. Pero para sa akin, nakaramdam ako ng seguridad nung sabihin niya sa akin ang mga salitang yun. Sa wakas, meron ng nagmamay-ari sa akin. Sa wakas, meron ng mag-aalala sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yun ay napangiti na lang ako. Sinuot niya ang seatbelt niya at pinag-seatbelt niya ako, tsaka niya pinaandar ang kanyang sasakyan. Inihatid niya ako ng diretso sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay ngingiti-ngiti pa ako na napansin naman ng half-sister ko. Oh, bakit ang saya mo yata ate? Wala kang pake doon, sabi ko, nang dumiretso na ako sa loob ng kwarto. Pagdating ko sa loob ng kwarto ay agad kong inihiga ang pagod kong katawan sa kama. Hindi pa nga ako nagbihis noon at naka-uniforme pa. Hinawakan ko ang mga labi ko. Ang mga labi ko na kani-kanina lang ay nakadikit sa mga labi ni Sir Leo. Tinignan ko ang cellphone ko. Gusto ko siyang i-text pero natatakot ako Mama Mia. Natatakot ako at hindi ko rin naman alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nakatulugan ko ang pag-e-imagine ko sa naging halika namin. Paulit-ulit-ulit yun na rumirehestro sa aking imagination. Nagising na lang ako nung maramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Nakita ko na may mensahe sa akin si Sir Leo. Na-enjoy ko ang kiss natin kanina. Sana ikaw din. Nung tignan ko ang orasan ay mag-aalas 11 na pala yun ng gabi. Magre-reply na sana ako nung biglang mag-ring ang phone ko. Rumehestro doon ang cellphone number ni Sir Leo. Lahat naman kaming magkakaklase ay may cellphone number niya Mama Mia. Yun ang una niyang binigay nung una siyang magpakilala sa klase namin. Hello, sir? Ano ba naman yan? Sir pa rin, kapag tayong dalawa lang, pwede bang honey ang itawag mo sa akin? At baby naman ang itatawag ko sa'yo? Kinilig ako na halos magpatili sa akin. Pero bigla akong tinakpan ang bibig ko. Tulog na ang mga tao sa bahay at baka magising ko pa at isipin pa nila kung napano ako. Talaga? Talaga po? Oo, honey na ang itawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang ha. Kumusta na ang baby ko? Tanong niya. Anong ginagawa mo? Eto, kagigising lang. Nakatulog kasi ako agad eh. Talaga ba? Kumusta naman ang pakiramdam mo sa naging halik ko sa'yo? Masaya, sabi ko habang nakangiti pa ako sa kabilang linya. Nag-usap kami noon ng halos nasa 30 minutos bago niya pinutulang tawag at pinatulog na ako. Kinabukasan, nung magklase na kami Mama Mia, ay may palihim kaming ngitian sa isa't isa. Pero pilit ko pong kinakalma ang sarili ko. Pilit kong tinatanggal ang kilig na nararamdaman ko dahil baka may makahalata pa sa aming iba. Ayoko rin naman na mapahamak siya. Alam ko naman kasi na bawal na magkaroon ng relasyon ang isang guro sa kanyang estudyante lalo na sa pumpublikong paaralan. At isa pa Mama Mia, alam ko rin bawal yun dahil may asawa si Sir Leo. Naisip ko na noon na tigilan na ang nararamdaman kong kilig sa kanya dahil may asawa siya. Pero Mama Mia, sadyang hindi mo talaga mapipigilan ang puso kapag ito na ang nakaramdam ng matinding pag-ibig. Kinahapon na ay nauna akong umuwi. Itinext kasi ni Sir Leo sa akin na wag na muna kaming magsabay lalo na't galing kami sa paaralan.
Magkikita na lang daw kami mamayang gabi. Excited naman akong umuwi. Sabi niya, Mama Mia, kung pwede raw na magkatabi kaming matulog mamayang gabi. Ako naman ay kinabahan pero may kilig rin na nararamdaman. Kinabahan dahil unang-una, kung magtatabi kaming matulog, ano kayang gagawin namin? Hindi naman ako inosente sa ganong bagay pero wala pa po akong experience sa actual na bagay na yon. Kaya pagdating ko ng bahay, para bang naging instinct sa akin na pumasok ng banyo at maligo. Kinuskus ko lahat ng kasuluk-sulukan ng katawan ko. Nagpabango din ako. Mag-aalas 7 na nung mag-text sa akin si Sir Leo. Ready ka na ba, baby ko? Ako naman ay nag-reply ng oo. Sige, magkita tayo. Mga 4 na kanto mula sa inyo. Dun sa kung saan kita laging dinadrop, sabi niya. Kaya agad akong lumabas, Mama Mia. Magandang maganda ako noon. Tinignan lang ako ng mama ko at tinanong kung may lakad raw ba ako. May birthday kasi ng klase ko, ma. Baka dun na ako makatulog, sabi ko. O sige, ilalak na namin tong pinto at gate, ha. Mag-text ka na lang kung makakauwi ka, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay masayang-masaya ako na hindi strikta ang mama ko sa akin. Sa unang pagkakataon ay naging masaya ako na walang nagbabawal sa akin na gawin ang lahat ng gusto ko. Kasi kung meron, nako, hindi siguro matutuloy ang lakad namin ngayon ni Sir Leo ng honey ko. Nag-abang na ako sa kanya dun sa pinag-usapan naming lugar. Ilang saglit pa ay dumating siya. Nung pagpasok ko sa loob ng kanyang kotse, ay inappreciate niya agad ang amoy ko. Ang bango-bango naman ng baby ko. Mukhang pinaghandaan mo to, ah, sabi niya. Di naman. Pero, honey, totoo ba to yung sinabi mo sa akin? Na alin? Na magtatabi tayong matulog ngayong gabi? Oo. San tayo matutulog? Sa bahay niyo? Nagulat din ako sa sarili kong tanong, Mama Mia, pero natawa na lang siya. Hindi, syempre hindi. Baka may makakita sa atin at magsumbong pa sa principal. Eh, san tayo matutulog? Akong bahala. Paano yung asawa at mga anak mo? Wala sila ngayon, umuwi sila ng probinsya. May sakit kasi yung ama ng asawa ko. Kaya doon na muna sila ng ilang araw. Ibig sabihin nun, masusolo kita ng ilang araw. Sabi niya sa akin, sabay ngiti at halik ng ilong ko. Mama Mia, hinayaan ko na lang siyang mag-drive. Pero kwento pa rin ako ng kwento tungkol sa mga kaibigan ko dahil tanong din naman siya ng tanong ng tungkol sa akin. Nag-drive-thru pa kami noon, Mama Mia. Bumili kami ng aming makakain. Binuksan ko na ang french fries na binili niya. Kumakain kami at siya naman ay sinusubuan ko habang nagda-drive. Masayang-masaya kami noon. Relax lang ang kanyang pagda-drive at hindi mabilis kaya na-enjoy namin ang night road trip na yon. Hanggang sa ipinarada na niya ang sasakyan sa loob ng isang drive-in motel. Yun bang motel, Mama Mia, na may sariling garahe? Yun bang diretso na sa garahe yung sasakyan mo, pagkatapos ay may isang bellboy na lang na mag-a-assist sa'yo na ipapasok ka doon agad-agad sa kwarto nyo. Mama Mia, takot, kaba, at excitement ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Hindi ko mawari kung ano ba ang mas matimbang. Ang takot ba? Ang kaba ba o ang excitement ba? Pagkapasok namin sa loob ay agad niyang naramdaman ang kaba ko. Miyakap naman niya ako. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin na hindi mo pahihintulutan eh. Tsaka, ang gusto ko lang naman talaga ay matulog tayong dalawa dito, sabi niya. Mama Mia, kumain muna kami. Pagkatapos ay nahiga na sa kama.
Nagbihis ako ng dalakong pantulog. Nanood kami ng Palabas. Palabas ng isang teleserye sa isang sikat na TV station. Pero bago matapos ang Palabas na yon ay nilipat niya ang channel. At napatili pa ako, Mama Mia, nung nakita ko na malaswa pala ang channel na pinaglipatan niya. Huy, ano yan? Sabi ko. Meron palang ganong channel, Mama Mia. Nagulat naman siya pero natatawa sa akin. Mature ka na. Ilang taon ka na nga ulit? 17, mag-18 na. Yun naman pala eh. Kaya dapat hindi ka na nagugulat sa mga ganito, sabi niya. Manood ka lang, tignan mo lang, matuto ka lang. Mama Mia, habang nanonood kami, ay sinusulyap-sulyapan ko siya. Nakikita akong seryoso siya sa kanyang panonood. Kaya naman sineryoso ko na rin at nag-focus na rin ako doon. Pero hindi ko maiwasan na makaramdam ng init dahil sa pinapanood namin. Noon naman, Mama Mia, kapag naghahalikan kami ng mga nagiging boyfriend ko ay meron naman akong init na nararamdaman. Pero kakaiba ang init na lumulukob ngayon sa aking katawan. Tapos bigla pa siyang tumagilid at yumakap sa akin. Bigla kong naramdaman na may kung anong matigas sa likurang bahagi ko. Doon na mas lalong kumabog ang dibdib ko. Hindi ako makakilos noon. Takot na takot ako, Mama Mia, na baka kung anong mangyari kapag kumilos ako. Noong bigla niyang mas hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Nanood na lang ako, Mama Mia. Pagkatapos ay naramdaman ko ang hininga niya sa may likuran ng leeg ko, sa may batok ko. Hanggang sa nakaramdam ako ng basa sa may batok ko, hinahalikan na pala niya ako noon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umipikit-pikit pa ako sa sobrang kiliting nararamdaman ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang na ang halik na yon ay gumapang na papunta sa likod ng tenga ko. Mama Mia, hinalikan niya rin ang tenga ko na sadyang ikinahiya ko pa talaga. Naalala ko kasing hindi ako nakapaglinis ng tenga nung umaga. Araw-araw naman akong naglilinis ng tenga pero hindi lang talaga nung umagang yun. Kaya pilit ko siyang itinutulak dahil nahihiya ako. Hanggang sa bumangon siya at bigla na lang siyang pumatong sa akin. Tinitigan niya ako. Mata sa mata, Mama Mia. Ako naman ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Pilit kong iniiwas ang tingin ko sa kanya dahil pakiramdam ko ay mas lalong nagiinit ang katawan ko habang tinititigan niya ang aking mata. Pero hindi siya pumapayag na kumalas ang mga mata ko sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang pisngi ko at itinutok niya ang mga mata niya sa aking mga mata. Hanggang sa unti-unti, papalapit ng papalapit ang kaniyang mukha sa akin. Ako ay walang nagawa kundi pumikit. Hindi pa nga siya nakalapit sa akin ay napapikit na ako. Pero ilang sandali na akong nakapikit ay hindi pa rin lumalapat ang bibig niya sa bibig ko kaya nagmulat ako. Nung iminulat ko ang mata ko ay bigla niyang sinunggaban ang bibig ko na siya namang mas lalong nagpamulat ng aking mata. Kakaibang halikan ito ngayon. Oo, naghahalikan naman kami ng matindi pero kakaiba to. Mama Mia, naglingkisan ang aming mga dilang dalawa. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na unti-unti na pala niyang nahuhubad ang damit na suot ko. Mama Mia, niyakap niya ako. Pagkatapos ay hinalikan niya ulit ako pababa sa buo kong katawan. Hanggang sa gumulong siya. Nung gumulong siya ay napatili na naman ako dahil eto ako. Ako na ang nasa ibabaw niya ngayon. Hinahawakan niya ang mga masiselang bahagi ng katawan ko. Hanggang sa bigla akong napaungol at nasabi ko sa kanya, "Honey, wala pa po akong experience." Pagkasabi ko noon ay bigla niya akong sinunggaban ulit ng halik. At sa pagitan ng kanyang paghalik, Mama Mia, ay paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na huwag kang mag-alala
dahil dadahan-dahanin ko lang naman. Yun na, wala na akong nagawa. Yun na ang naging umpisa ng kanyang pag-angkin sa aking katawan. Gumulong siya ulit at ako na ulit ang nasa ilalim. Hinayaan ko na lang siya na gawin ang gusto niya. Ang sabi niya, Mama Mia, gawin ko raw sa kanya lahat ng ginawa niya sa akin. Tuturuan niya raw ako. Pero sa sobrang kaba ko ay hindi po talaga ako makakilos hanggang sa tuluyan na niya akong naangkin. Napaiyak pa talaga ako nung una sa sobrang sakit na naramdaman ko. Sorry siya ng sorry sa akin dahil nabigla daw siya. Promise daw dadahan-dahanin na niya. At tinutuon naman niya ang kanyang sinabi. Ginahandahan na niya, Mama Mia, at dun ko na naramdaman ang kakaibang kiliti at kakaibang saya at ligaya hanggang sa natapos kaming dalawa. Pagkatapos noon, sobrang hapon ng aking katawan ay nakatulog kami. Nagising na lang ako, Mama Mia, dahil naramdaman ko na parang may humahalik sa pagitan ng aking mga hita. Pinipigil ko siya, pilit na pinapaalis doon dahil nahihiya ako. Pero sabi niya, hayaan ko lang daw siya. Mama Mia, hindi pa rin ako pumayag. Pilit ko siyang pinapaalis pero mas malakas siya sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na lang na wala na akong lakas na pigilan siya dahil nagugustuhan ko na ang kanyang ginagawa. Kaya ayon, ungol ulit ako ng ungol. Pagkatapos noon ay muling may nangyari sa amin. Sa ikatlong beses na may nangyari sa amin ay tinuruan na niya ako ng kung ano-ano. Tinuruan niya ako kung paano ko raw siya paligayahin. Gawin ko lang daw lahat ng ginagawa niya sa aking katawan. Sinunod ko naman, Mama Mia, at tuwang-tuwa naman ako nung makita ko ang ligaya at saya sa kaniyang mukha. At mula nga sa araw na yon, halos araw-araw na kung may mangyari sa aming dalawa, ng hani ko, na guru ko rin. Hanggang sa bumalik na ang kaniyang asawa. Nalimitahan na yon pero may nangyayari pa rin. Hanggang sa graduate na nga ako. Mama Mia, pagka-graduate ko ay nag-college ako. Ang gusto pa ng mama ko noon na sa Maynila raw ako papag-aralin pero ayoko. Ayokong malayo kay Leo. Ayokong malayo sa honey ko. Mahal ko na siya noon, Mama Mia. Lalo pa't pinaramdam niya sa akin lahat ng hindi ko naramdaman sa iba. Nandyan siya para sa akin na parang matalik kong kaibigan. Nagiging sumbungan ko rin siya ng mga problema ko na para bang naging ama ko. Pagkatapos ay pinapaligaya din niya ako sa kama na parang siya ay asawa ko. In short, Mama Mia, naging all-in-one man sa akin si Leo. Kaya minahal ko siya. Minahal ko siya ng sobra-sobra at higit pa. Nung nag-college na ako ay nagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Siyempre, kahit na wala na ako sa school, ay hindi ko pa rin yun dapat na sinasabi sa iba. Tinatago pa rin namin. Kasi kahit na pwede na dahil 18 na ako at nasa ibang school na ako. Mama Mia, hindi pa rin pwede dahil may asawang tao itong si Leo. Meron pa talaga silang dalawang anak. Hanggang sa Mama Mia, nung mag-celebrate na sila ng kanilang 10th year anniversary ng kaniyang asawa, ay nangbungkahi pa ang kaniyang asawa na magkaroon sila ng renewal of vow. Ibig sabihin, magpapakasal sila ulit. Pero this time ay sa isang hotel sila magre-renew ng kanilang vow. Hindi kasi kami magkatulad ng religion. Pastor po ang namamahala sa kanila. Inimbita kami ni Leo, hindi lang ako kundi maging yung ibang mga kaklase ko na naging kaklose niya rin. Alam mo ba, Mama Mia, pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko nung nasa loob kami ng hotel na yon. Nung nakikita ko silang ikinakasal ng kaniyang asawa. Oo, alam kong kasal na silang dalawa. Alam kong huli akong dumating sa buhay ni Leo. Pero mas masakit pala, Mama Mia, kahit na parang renewal of vow lang yon. Kahit na
hindi naman yun ang totoo nilang kasal dahil nauna na silang ikinasal. Hindi ko mapigilan ng sarili ko noon. Lalo pa nung nagsabi na sila ng kanilang mga vows sa isa't isa. Hindi ko mapigilan ng sarili kong maiyak. Tumutulo na noon ang luha ko nung mapansin ako ng iba kong mga kaklase. Nako, ikaw pala ay napaka-hopeless romantic, Renaline, sabi ng isa kong kaklase. Ah, oo, sabi ko. Ang hindi nila alam ay hindi naman yun luha ng pagiging masaya o pagiging hopeless romantic. Luha naman yon ng selos, ng ngit-ngit at galit. Pero pinanindigan ko na lang ang sinabi nila. Alam mo, buti na lang at nag-renewal of vows sila Sir Leo, no? Kung hindi, hindi pa tayo magkikita-kita ulit. Nakita din namin noon ang iba pa naming mga teachers, pati na rin ang aming principal. Natuwa sila nung makita nila kami. Mama Mia, pagkatapos ng reception ay nagsiuwian na ang lahat. Ako naman ay nakaalis na rin doon sa reception area dahil isinama na ako ng iba kong mga kaklase. Pero habang lumalalim ang gabi at magkakasama kami ay nagpaalam na ako. Akala nila ay uuwi ako pero hindi, Mama Mia. Hindi ako umuwi. Dahil ang totoo niyan, selos na selos pa rin ako. Ang totoo niya ay sakit na sakit pa rin ang damdamin ko. Masakit pa rin ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ako papayag na uuwi akong luhaan. Hindi ako papayag na uuwi akong nasasaktan. Kaya naman bumalik ako sa hotel na yun kung saan ginanap ang kanilang reception dahil alam ko, Mama Mia, dun din gaganapin ang kanilang second honeymoon. Yung mga bata kasi o yung mga anak nila ay isinama ng mga lolo't lola nito. Alam ko yon dahil sinabi yon sa akin ni Leo. Pagkadating ko doon ay nag-check-in ako sa isang kwarto na nasa baba lang ng floor nila. Nasa fourth floor noon ang kanilang hotel room at sa third floor naman ako nag-check-in. Tinext ko siya at sinabi kong nasa baba ako at binigay ko sa kanya ang aking room number. Mama Mia, wala pang 5 minuto ay nakababa na si Leo. Pagpasok niya ay agad ko siyang sinunggaban ng halik. Naghalikan kaming dalawa, tinanong niya ako kung anong ginagawa ko doon. Inamin ko sa kanya na selos ako. Inamin ko sa kanyang nasasaktan ako. Alam mo ba, muntik na akong sumigaw kanina na itigil ang kasal. Tumawa naman siya, Mama Mia. Ang cute-cute talaga ng baby ko kapag nagsiselos, sabi niya. Ikaw ah, dinadaan mo lang ako sa biro, pero totoong nasasaktan talaga ako eh. Lalo pa nung sinabi mo yung mga vows mo sa kanya. Hindi naman talaga yun para sa kanya eh, para naman talaga sa'yo yun. Kung sana una lang kitang nakilala, sabi niya. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay nakaramdam ako ng konting kaginhawaan. Inalala ko tuloy ang vow na yon at inimagine ko ang sarili ko na kaming dalawa ang kinakasal noon. Pagkatapos ay hinalikan ko siya ng pagkatamis-tamis. Hinila ko siya papuntang kama. Tawa lang siya ng tawa habang naghuhubad ako ng mga damit ko. Hindi ako papayag na sa inyo unang may mangyari ngayong gabi. Dapat, siya ang kumain ng tira-tira ko. Dapat, ako ang mauna dito. Sabi ko sabay hawak, sana sa pagitan ng kaniyang dalawang hita. Humungol naman si Leo, Mama Mia, at wala na siyang nagawa dahil alam ko naman, sa bata ng aking katawan, sa ganda ko kumpara sa misis niya, alam kong hindi talaga siya makakatanggi sa akin. Kumungol na lang siya at sinamahan na niya ako sa ibabaw ng kama. Doon ay nagpakasasa kami sa katawan ng isa't isa pero naging madalian lang yon, Mama Mia, dahil ang sabi niya baka makahalata raw ang kaniyang asawa. Ang sinabi niya lang daw dito ay maghahanap siya ng mabibilhan ng sigarilyo. Kaya nagmadali kaming dalawa. Kahit na naiirita ako,
kahit na pinipilit kong pigilan siya para wag madaling matapos ang lahat sa amin, ay hindi ko pa rin naman nagawa. Wala pang 30 minutos ay tapos na ang romansahan namin at nagbibihis na siya. Pagkatapos noon ay umakyat na siya ulit. Ako naman ay ngiting tagumpay pero ilang saglit pa ay kung ano-ano nang na-imagine ko. Nagagalit na naman ako. Gustong gusto ko silang puntahan sa kanilang kwarto at katukin ng katukin para walang mangyari sa kanila. Gustong gusto ko siyang i-text ng i-text pero pinipigilan ko ang sarili ko. Paano kapag nakahalata ang asawa niya o kapag nalaman ito ang tungkol sa aming dalawa? Edi habang buhay na kaming matatapos. Pero mahal naman ako ni Leo. Sigurado naman ako na pipiliin niya ako sa huli. Pangungumbinsi ko pa noon sa sarili ko. Kaya lang mahal ko talaga si Leo kaya nirespeto ko ang request niya kahit na nasasaktan ako, Mama Mia. Nirespeto ko ang sinabi niya na pigilan ko raw muna ang sarili ko. Dahil pagkatapos naman nung gabing yon ay magiging akin siya ulit. Yun ang nangyari, Mama Mia. Umalis na lang ako sa hotel room na yon. Nagtaka pa ang receptionist nung bigla akong mag-check out. Wala pang 2 oras matapos kong mag-check in. Umiti-ngiti na lang ako. Pagkatapos noon ay umuwi ako ng bahay pero hindi rin ako nakatulog sa kaka-imagine kung ano na kayang ginagawa ni Leo at ng asawa niya. Alam ko, Mama Mia, alam kong tataas ang mga kilay ninyo at magagalit kayo sa akin dahil iisipin niyo na kung sino man ang mas may karapatan kay Leo ay walang iba yun kundi ang asawa niya at hindi ako. Pero kapirasong papel lang naman ang kanilang pagsasama. Alam ko at ramdam ko na ako ang mahal ni Leo. Yun ang pilit kong itinatatak at itinatanim sa aking utak. Hanggang sa makatulog na ako. Kinabukasan ay nagising na lang ako sa text ni Leo. Ginigising niya ako dahil may pasok pa raw ako noon. Mama Mia, hindi rin talaga ako nakapag-concentrate doon sa pasok ko. Hindi pa kasi umuuwi si Leo. Nandun pa rin sila sa hotel na yon at 3 araw pa ang kanilang pagsistay doon. 3 araw din na walang nangyayari sa amin. 3 araw din na dapat ay nakontento ako sa panakanakanyang pagtitext sa akin. Sa kanyang pagkontak kapag hating gabi. Oh, tulog na ba ang baby ko? Tanong niya. Hindi pa. Paano ako sasagot kung tulog na ako? Nako, napakapiloso pa naman ang baby ko. Siguro nagtatampo to sa akin. Ano pa bang aasahan mo? Ilang araw pa ba kayo dyan? Ilang beses pa ba kayong magsisiping sa kama? Huwag kang mag-alala, hindi naman kami laging nagsisiping. Tsaka kapag nagsisiping kami, ikaw naman ang naaalala ko. Ikaw naman ang ini-imagine ko dahil mas ginaganahan ako kapag mukha mo ang nakikita ko. Kaya nga, madilim talaga kapag nagsisiping kami para ma-imagine ko siya na ikaw ang kasiping ko. Mama Mia, hindi ko talaga alam noon pero nabawasan naman ng konti ang aking nararamdamang pagsiselos. Naisip kong ako pa rin talagang nagwagi sa huli. Dahil kahit nakasama niya si Leo, ako naman ang nasa isip at puso ng lalaking sinisipingan niya. Hanggang sa mabilis na natapos ang 3 araw. Tuwang-tuwa ako nung sinabi niya sa akin na nakauwi na sila. Kinabukasan daw ay papasok na siya sa trabaho. Naisip ko noon na isurpresa ko siya. Hindi ako, Mama Mia, pumasok sa paaralan nung araw na yon. Bagkos ay nagpaganda ako. Nagpunta ako dun sa mall at para sorpresahin siya, Mama Mia, ay nagpa-wax ako ng buo kong katawan. Yes, buong katawan. Pati Brazilian wax ay inavail ko, Mama Mia. At talaga namang hindi ko maipaliwanag ang sakit na aking naramdaman. Unang beses ko po yung magpa-Brazilian wax. Pero ginawa ko po yun para kay Leo. Ginawa ko po yun para sorpresahin siya. Para ipakita talaga sa kanya na walang panama sa akin
yung kanyang asawa. Pagkatapos kong magpa-Brazilian wax ay umuwi ako ng bahay. Nilagyan ko yon ng mga cooling cream at saka ice para mawala agad ang pamamaga. Para maggamit agad mamaya. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay naligo ako. Kinuskus ko ang bawat bahagi ng katawan ko. Nagpabango din ako, gamit-gamit ko yung paboritong scent ni Leo. Hanggang sa inantay ko na lang ang oras. Nasa loob lang ako ng kwarto, nagpapa-aircon dahil alam kong pagpapawisan ako paglabas ko ng bahay. At ayokong mangyari yon. Gusto ko mabangong mabango ako pagkadating ko kay Leo. Hanggang sa mag-alas 5 na. Isang oras na lang, malapit na. Alam ko kasi na alas 6 ng gabi kapag tuwing umuwi si Leo. Pero bago pa man mag-alas 6, Mama Mia, ay pumunta na ako sa paaralan. Pumunta na ako dun sa aking alma mater kung nasaan nagtuturo ang mahal kong si Leo. Pagdating ko doon ay saktong halos lahat ng estudyante ay nakauwi na. Mangilan-ngilan na lang ang nasa loob ng campus at alam kong pauwi na rin ang mga yon. Pagdating ko sa classroom niya ay nagulat siya. Baby, anong ginagawa mo dito? Mahina niyang tanong dahil alam kong takot pa rin siya na may makarinig sa aming iba. Eto, sinorpresa ka, sabi ko. Uuwi ka na ba? Tanong ko. Di pa eh, meron pa akong tatapusin. Alam mo naman, di ba, ilang araw akong hindi nakapasok. Kaya marami akong i-check na mga activities. Okay lang yan, sige lang. Mag-aantay lang ako dito, sabi ko. Lumipas ang halos isang oras nung alam ko, Mama Mia, na nakapag-roving ng guard. Dahil nagtago ako nung dumating ito at sinabi ni Leo na siya na lang ang bahalang magsasara ng paaralan, ay binigay na ng guard sa kanya ang susi ng gate. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay umalis na ito. Pagkaalis ng guard ay alam ko noon na wala na talagang makakapigil pa sa mga plano ko. Kaya noon, Mama Mia, sinara ko ang mga bintana. Alam kong wala naman ang ibang tao pero sinara ko pa rin yun. Oh, bakit mo sinara yun? Mainit eh, sabi niya. E di, paandarin natin yung electric fan. Pinuntahan ko yung electric pan at pinaandar ko. Pagkatapos ay lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. May pasayaw-sayaw pa akong nalalaman. Tumatawa-tawa naman siya, Mama Mia. Pagkatapos noon ay kumandong ako sa kanya. Tinanggal naman niya ang lahat ng gamit na nasa mesa niya. Ang totoo niyan, yung iba ay nagkalat pa talaga sa sahig dahil hinawi ko ang iba sa mga yun. Niyakap ko siya at hinahalik-halikan. Unti-unti kong tinatanggal ang kanyang suot na polo. Tanggalin natin to, baka magusot, sabi ko. Nung matanggal ko na ang polo niya, ay tinanggal ko naman ang suot kong dress. Mama Mia, hanggang sa tinanggal ko na lahat ng saplot ko, hindi na nga rin nakapagpigil si Leo dahil sabi niya, tulad ko ay miss na miss din niya ang katawan ko. Miss na miss ko na rin kasi siya. Nagalikan kaming dalawa hanggang sa pinahiganan niya ako sa mesa niya. Mama Mia, dun na nga kami biglang nagulat. Habang hawak-hawak niya kasi ang dalawa kong dibdib at ang kaniyang mukha naman ay nasa pagitan ng mga hita ko, ay biglang bumukas ang pinto. Nasa kasagsagan pa ako noon ang sarap na nararamdaman ko. Kung saan-saan ko ibinabaling ang ulo ko dahil hindi ko na mapigilan ang ungol na gustong mamutawi sa aking mga bibig. Nung biglang magbukas nga ang pintuan at pumasok doon ang isang babaeng may edad na. Anong ginagawa niyong dalawa? Sigaw nito. Ako naman ay hindi magkamayaw at hindi ko alam kung ano ang una kong tatakpan. Ang nasa pagitan ba ng hita ko na nakabungyang-yang ngayon dahil biglang tumayo si Leo? O ang mga dibdib ko na bigla niyang nabitawan sa sobrang gulat?
Sila yun naman ay agad na kinuha ang kanyang pantalon at hinawakan yun at tinakpan noon ang kanyang nasa pagitan rin ng kanyang mga hita. Leo, ano to? At sino tong kasama mo? Nung maaninag niya ako, ay gulat na gulat siya. Renalyn? Ang pumasok Mama Mia ay walang iba kundi ang principal ng eskwelahan. Tulad ni Leo ay hindi pa rin pala ito umuwi. Magbihis kayong dalawa at sundan niyo ako sa opisina ko. Mama Mia, dali-dali kaming nagbihis. Nawala ang kaninang sarap at init na aming nararamdaman. Ngayon ay puro kaba na lang ang nanatili sa aming mga dibdib. Nung tapos na kaming magbihis, ay sabay kaming pumasok sa principal's office. Mama Mia, naabutan namin siya. Nahawak-hawak ang kanyang ulo na parabang sumasakit ito. Ano tong sa inyong dalawa? Kailan pa to, ha? Leo, kailan pa? Hindi sumagot si Leo. Renalyn, kailan pa to? Hindi rin ako sumagot. Hanggang sa bigla na lang tumaas ang boses ni Ma'am Principal. At nung tumaas na nga ang boses niya ay sabay kaming nakasagot pero magkaiba naman ang sagot namin. Ang sabi ni Leo ay nitong taon lang. Pero ako naman ay umamin na nung nag-aaral pa lamang ako ay nagkaroon na kami ng relasyon 2 buwan bago ang graduation. Pigilan niyo na to. Iwasan niyo na ang isa't isa. Kung ayaw mong malaman ito ng asawa mo, Leo, sabi ni Ma'am Principal. Pero ma'am, ako ang nagsalita, Mama Mia, dahil natakot ako sa idea na tuluyang mawawala sa akin ang lalaking mahal ko. Hindi kita kinakausap, Renalyn. Si Leo ang kinakausap ko. Leo, titigilan mo ba ito o sasabihin ko sa asawa mo? At ipaparating ko ito sa DepEd. Ma'am, huwag po, sabi ni Leo. Itatago ko itong nalaman ko. Itatago ko ito hanggang sa hukay ko. Basta hindi na ito mauulit. Basta iwasan na ninyo ang isa't isa. Sige po. Mama Mia, kinabahan at natakot ako noon. Leo, honey, paano na tayo? Renalyn, alam mong may asawang lalaki si Leo. Pwedeng mawala sa kanyang lahat. Para sa reputasyon ng eskwelahang ito, willing akong hindi magsalita. Pero kapag sinagad niyo ako, kapag nalaman kong nagpatuloy pa rin ito, hindi ko nahahayaan na mangyayari pa ito. Isa rin akong legal na asawa, Leo. Kaya alam ko ang sakit na maidudulot nito sa pamilya mo. Huwag na huwag mong hahayaang masira ang pamilya na meron ka at masira lahat ng pinaghirapan mo sa pag-aaral. Magaling ka pa namang guro. May potensyal ka pa naman na ma-promote. Tapos ito ang gagawin mo. Mama Mia, nangako noon si Leo na tatapusin ang lahat sa aming dalawa. Pinapaalis na niya ako noon. Sige, aalis ako. Pero tumawag ka ha. Mag-text ka sa akin. Magkita tayo, sabi ko. Hindi ako umalis, Mama Mia. Nandun lang ako sa may eskinita. Ilang saglit pa ay tumigil ang sasakyan ni Madam Principal sa harap ko. Halika na, Renalyn, ihahatid na kita. Hindi pa po ako uuwi, sabi ko. Sakay na. Mama Mia, ewan ko ba pero parang may kakaibang ora noon ng Madam Principal. Kaya naman ako ay natakot at pumayag na sumakay sa kanyang kotse. Inihatid niya ako sa bahay namin. Pagkatapos noon ay tinawagan ko si Leo pero cannot be reached ang kanyang cellphone. Inisip ko noon, Mama Mia, na siguro nga ay magpapalamig muna kami. Tinext ko na lang siya at sinabi ko magpapalamig muna kami ng ilang araw para isipin ni Madam Principal na wala na kami. Pero pagkatapos noon ay babalik at ibabalik ulit namin ang aming samahan. Kaya lang, Mama Mia, matapos ang 3 araw ay wala pa rin Leo na nagparamdam sa akin. Hanggang sa pinuntahan ko na siya sa paaralan.
doon ay walang ibang humarap sa akin kundi si Madam Principal. Yung ibang mga guru kasi namin noon ay busy. Pinapasok niya ako sa opisina niya. Ano tong ginagawa mo, Renaline? Ma'am, hindi naman po siguro magiging bawal kasi wala naman na kami dito sa iisang paaralan. Hindi naman ako dito nag-aaral tapos nasa tamang edad na naman ako. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Renaline? Hindi yun ang dahilan, kundi immoral ang inyong relasyon. May asawa at mga anak si Leo. Nandun ka nga sa renewal of vows nila, di ba? San mo ba nilagay ang kokote mo? Bata ka pa, maganda ka. Marami pang magkakagusto sa'yo. May maganda pang kinabukasan na nag-aantay sa'yo. Huwag mong sisirain yon dahil kay Leo. Pero mahal ko po siya. Renaline, sana ngayon maintindihan mo na may mga pagkakataon talaga na hindi sapat ang pagmamahal mo para sa isang tao dahil hindi siya nakalaan para sa'yo. Isa pa, wala na dito si Leo. Pinalipat na siya. Nagpalipat siya. Po, saan po? Hindi ko alam. At kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Minabuti ni Leo na huwag sabihin o ipalam kahit kanino man dito sa school. Akala ko Mama Mia ay nagsisinungaling lang ang principal para tuluyan akong mawala sa buhay ni Leo. Pero nung tanungin ko ang isa sa mga guru namin, ay sinabi nga nito na umalis na si Leo sa paaralan at hindi nila alam kung nasaan ito. Pumunta ako sa bahay nila, pero maging doon ay wala na akong naabutan. Ang naisip ko, baka sumunod na ito sa asawa niya dahil ang alam ko ay nagpa-assign ito sa probinsya ng kanyang mga magulang. Pero hindi ko alam kung saang probinsya yon dahil hindi naman yun nabanggit ni Leo sa akin. Ang alam ko lang ay probinsya pero hindi ko alam kung nasaang probinsya sa Pilipinas. Ginawa ko ang lahat, Mama Mia, para mahanap si Leo dahil mahal ko siya. Pero hindi na siya nagparamdam sa akin. Wala na po siyang mga social media accounts maging yung asawa niya. Yung mga anak kasi niya ay dati naman ang walang social media accounts. Mama Mia, hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan, wala na nga talaga akong communication sa kanya. Hanggang sa isang araw, 6 na buwan matapos ang pang-iiwan niya sa akin sa ere, ay bigla akong nakatanggap ng text message mula kay Leo. Nagsabi niya kalimutan ko na raw siya. Magsimula raw ako ulit. Humihingi siya sa akin ng tawad dahil sinira niya raw ang kabataan ko. Agad kong tinawagan ang number na yon nung ma-receive ko, Mama Mia, pero wala na ulit. Hindi na ulit makontak pa. Hanggang ngayon, Mama Mia, 3 taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa puso't isip ko si Leo. Hindi ko alam kung magkikita pa ba kami ulit. Pinipilit ko namang mag-move on pero hindi ko alam kung papano. Wala pa rin akong nagiging karelasyon sa ngayon. Nag-focus na lang muna ako sa pag-aaral ko. Gagraduate na ako sa susunod na taon, Mama Mia. Pero hindi ko maramdaman ng saya. Kay Leo lang talaga ako sumaya noon. At hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng ganung uring kasiyahan. Mama Mia, isinulat ko ang kwentong ito sa pagbabaka sakali na baka makaabot ito kay Leo. Sana kapag umabot ito sa kanya, sana ay maramdaman niya at malaman niyang hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin siya. Na hanggang ngayon naghihintay pa rin ako. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Renaline. Eto na naman tayo sa mga babaeng nagpapakabaliw, nagpapakatanga, at nagpapakalunod sa damdamin at pagmamahal na kanilang nararamdaman kahit alam nilang mali at may ibang nasasaktan. Hindi ko talaga maintindihan ang mindset na ganoon pero
siguro nga ganun katindi ang damdamin at pag-ibig na inyong nararamdaman para sa ibang tao o sa isang tao na pumapayag kayong maging pangalawa, pumapayag kayong itinatago, pumapayag kayong makasakit ng iba. Kasi ang alam ko, ang tunay na pagmamahal, hindi itinatago eh. Ang tunay na pagmamahal, pinagsisigawan sa maraming maraming tao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Alam mo, Renalyn, siguro sa tagal mo na o kung ilang beses ka nang nakapakinig ng mga kwento dito sa ating channel, alam mo na ang paninindigan ni Mama Mia pagdating sa mga bagay na ganyan, pagdating sa mga other woman, third party, di ba? Lalo na kapag kasal na legal yung mag-asawa, yung dalawang tao. Kasi sagrado yung kasal eh. Kapag kasi kumabit ka sa isang taong may asawa na, kasal na, hindi lang yung tao ang nasaktan mo. Hindi lang yung asawa, hindi lang yung mga anak, kundi binabastos at sinasaktan mo rin ng Diyos. Kasi naniniwala ako na kapag kasal yung dalawang tao ay may basbas na yun ng Diyos. Siyempre na nandoon ang Diyos sa relasyon nilang dalawa. Diba? Tatlo na sila nasa relasyon ng Diyos, yung dalawang tao din. So kapag pumasok ka doon, ginulo mo sila, sinaktan mo yung babae. Ibig sabihin, ginawa mo rin yun sa Diyos. So, siguro kaya hindi ka makaramdam ng tunay na kaligayahan, Renalyn, ay dahil hindi ka kontento sa sarili mo. Subukan mo kayang magdasal, subukan mo kayang lumapit sa Diyos, baka sakaling mawala yung void. Eh, hindi na baka sakali, alam ko. Kapag sincere kang lalapit sa Kanya, humingi ka ng tawad, sincere ka natanggapin siya sa buhay mo, alam kong siya lang ang makakapag-alis ng kakulangan na nararamdaman mo sa dibdib mo. Siya lang din ang makakapaghilom ng sakit na nararamdaman mo. Sana matuto ka sa experience mo at sana kapag dumating ang araw na magkikita ulit kayong dalawa ni Leo, sana huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa kanya. At sana kapag siya naman ang pumilit ng sarili niya sa'yo, sana matuto ka ng delikadesa, matuto ka ng respeto sa sarili mo at respeto sa ibang tao at ikaw na mismo ang umiwas, ikaw na mismo ang umalis. Hindi kita sinisisi o hindi lang ikaw ang sinisisi ko sa naging relasyon ninyong dalawa ni Leo dahil unang-una mas matanda siya. Pero meron ka rin sariling pag-iisip. Dalawa kayong gumawa ng kasalanan. Kaya sana matuto ka sa pagkakamali mo. Maraming salamat sa inyong pakikinig nitong kwento ni Renalyn. Kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, please do hit the like button and share this video sa inyong mga kakilala at mga kaibigan. At wag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel. I-click ang notification bell para lagi rin kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At wag nyo rin kakalimutan. Ito, pinaka-importante. Kung may sarili kayong kwento na nais i-share, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. At meron nga pala akong good news sa inyong lahat na recover ko na sa wakas ang aking Instagram account. So sa Instagram, sa Facebook at sa TikTok, hanapin nyo lamang at mamamiacdo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at magandang araw po sa inyong lahat.